Welcome back again mga togs. Welcome dito sa aking YouTube channel, Marcus J TV, dito sa episode na review. Anything na pwede nating i-review, pwedeng-pwede. Comment down below lang. As you can see dito sa aking channel, meron na tayong category ng acoustic jamming, personal vlog, travel, and yung review natin. So today, andito ulit tayo sa loob ng Toyota Wigo 2020. So ngayon naman, pag-aaralan naman natin kung paano i-drive itong Wigo automatic na to. So kung ikaw beginner pa lang or gusto pa lang matutong mag-drive or nangangarap pa lang matutong mag-drive, this video is applicable to you. Pero kung professional ka na, magaling ka na mag-drive, any transmission, automatic or manual, please stay tuned. And correct me if I'm teaching wrong on this video. Kung may nakalimutan ako, please comment down below. Everything is accepted. So just like me, beginner lang din ako. So I just want to share kung ano yung natutunan ko. So kasi tinuruan lang din ako. So hindi naman tayo madamot. Kailangan din natin i-share sa bawat isa kung ano yung mga natutunan natin. Diba? Agree? Alright. So huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Alright. Okay, so bago natin i-start itong Indian natin, itong makina, of course, kailangan muna natin i-check yung transmission natin kung saan nakalagay. Kung sa P, dapat nasa P siya or yung part na tinatawag, and yung dapat yung handbrake natin nakataas. Alright, pagdating dito, so keyless na tong Toyota Wigo natin, and this is automatic variant. So, meron bago to ma-start, meron tong pattern na dapat mong sundin. Kasi, kung i-click mo lang tong push button na to, try natin, hindi aandar ang makina. Mabubuhay lang yung infotainment system natin. Okay? So, patayin natin. Ayan. And magbi-blink lang yung push button natin. Try pa ulit natin ang isa. Kung mabubuhay na yung engine. So hindi pa rin. Nabuhay lang yung dashboard natin. And yung aircon. Okay? So try pa ulit natin. Nagbi-blink pa ulit siya ng kulay green. Try ulit natin siya ng isa pa. Ayun, namatay. So sabi ko nga, etong pag-start ng engine, since this is automatic and keyless, meron siyang pattern. So, ano ba yon? Ang sinasabi ko, kailangan nating i-press yung brake para mapa-start natin yung makina natin. And as you can see, yung push button natin, nagkulay green. Ibig sabihin, ready to start na siya. So, try kong i-release yung brake. So, ayan, nakita nyo, napansin nyo, nawala yung kulay green. So, ibig sabihin, hindi siya ready to start. Okay? So, start na natin. Una, paka natin yung preno para magkulay green siya. Ayan. And, start na natin. Click natin yung push button. Yun! Nag-start na siya, guys. And, pwede nyo nang i-release yung brake. Okay na yan. Lahat magpa-function, makina, infotainment system natin, and yung aircon. Okay? So after that, dapat i-check din natin yung side mirror. Okay? So, yon, pag naset na natin yung side mirror and napaandar na natin yung makina, of course, for safety, kailangan ilagay natin yung seatbelt natin. Hindi pwedeng hindi. Paano ba? Ayan. And ilagay natin. Kasi kung hindi tayo magsi-seatbelt, mapapansin niyo yung kulay ano na yan. Yan, yung nagbi-blink na yan. Ibig sabihin, hindi ka raw naka-seatbelt. So, magbi-blink at magbi-blink yan hanggat hindi mo nilalagay yung iyong seatbelt.
Okay, try natin ilagay yung seatbelt natin. Ayan. Ayan, oh. Okay. So, check natin yung nagbiblink na ilaw kung wala na. Ayun. Wala na. So, pag tinanggal ko yan, yan, lalabas yan. Ibig sabihin, warning sign siya na kailangan mong ilagay yung seatbelt. Okay natin. Ayun, nawala. And then next, kung kayo'y mataas or maliit na tao, kailangan mong iayusin yung seat position mo for your comfort. So, hindi pwedeng basta-basta ka na lang aarangkada ng hindi komportable yung sarili mo sa pagdadrive, okay? So, itong upuan natin ng Toyota Wigo is atras avante lang. So, walang adjustment ng height siya. So dapat yung kamay natin, yung sakto lang na maiikot natin yung buong manibela. Hindi yung nakaganyan masyado na pag iniikot natin, hindi na natin mag-grab yung ibang part. Or yung sa tingin mo, hindi mangangawit yung kamay mo kapag long drive. Ayan, set up ko lang tong... So ayan, dapat may allowance pa, abot na ganyan. And... yung relax na relax lang yung ano mo, yung mga kamay mo sa pag-grab nitong manibela. Okay? So okay na ako dito. Ayun, dapat yung tuhod mo hindi tumatama dito sa may dashboard natin. Ayun. Okay? Then next, kailangan yung mga pintuan natin is nakalock yung 3 doors natin. So, since ito ay centralized door lock na, nandito sa ating may driver side yung lock console niya or yung lock button niya. So, andito lang. Ayan, click niyo lang yan. Pag naka-red, yan, ibig sabihin naka-open yun dito. So, tulak niyo lang pauna. And magko-close na lahat ng window. And kung may mga passenger kayo, huwag nyong kalimutang i-advise na suotin yung mga seatbelt dyan. So, lahat dyan kompleto sa passenger side and then yung sa passenger sa likod, tatlo rin yung ano doon, yung seatbelt. Alright? So, pag ready na tayo, ang next na natin gagawin is papaabante na natin, of course, yung sasakyan natin. Okay? So guys, para mapaabante natin tong sasakyan na to, mapa-under natin, kailangan nating mailipat sa drive yung transmission natin or yung may nakalagay na D4. Ibig sabihin, so konting kaalaman lang sa transmission na to, yung park, ibig sabihin, kapag full stop ka, yung nakapark ka na, and yung reverse, para sa, of course, pagpa-atras. Yung neutral, ibig sabihin, hindi nakakabyo yung engine natin. Yung D4 na makikita nyo, yan yung drive. Since this is automatic, so automatic siyang maglilipat ng gear. From first gear, second, third, fourth. So, may speed, ano siya, parang may speed sensor. Na pag na-meet niya na yung speed na yon, and based sa RPM niya, automatic na maglilipat siya ng gear. Yung 3, napapansin nyo, ibig sabihin yan, hanggang third gear lang yung maaabot nung gear natin. And yung 2, ibig sabihin hanggang second gear. Okay? So, bakit nga ba may 3 pa, may 2? Yung D4 naman, ikasama na lahat from 1 to 4. So, may kanya-kanyang function kasi yan. Let's say, yung D4, pang ano yan, pang long drive. Na puro ano lang, puro, let's say, pang highway, yung mga ganyan. Yung D4, ginagamit yan kapag from full stop ka, tapos medyo climb, or yung medyo pataas yung ano, yung kalsada. Or, of course, kung pababa din, parang engine, ano siyan eh, parang engine brake din. So, yon.
And yung to naman, yan yung ginagamit naman yan from full stop na sobrang tarik na nung kalsada, nung daan. Same din siya kung masyadong matarik din pababa. Para ano, kung paahon siya, hanggang second gear lang yung maaabot nung transmission. Okay? Kasi yun nga, automatic siya. Pag na-meet niya yung speed, lilipat siya at lilipat. So at least kung pataas siya, hindi mabibitin yung ano natin, yung makina. Kasi hanggang second gear lang yung aabutin niya eh. So ayun, yun ang purpose niya. At the same time, pag pababa, tulong din to bilang isang engine brake. Okay? So yung park naman, kung full stop ka na, na hindi ka na aarangkada. Okay? So may kanya-kanyang function yan para ma-protektahan natin yung gear ng transmission natin. Kasi yun yung nagiging cause ng pagkasira ng transmission ng gear, na hindi inaalam kung paano gamitin tong functionalities na to. Okay? So yan. Pag bago natin paandarin yan, paandarin yung sasakyan, hindi natin malilipat yan. Itong ano natin, hindi yan, kahit anong gawin natin yan, for safety purposes. So again, kung paano natin pina-start yung makina, ganun din natin i-gagawin para malipat natin yung gear sa drive or sa reverse. So aapakan lang natin yung preno. Ayan, for safety purposes yan ha, kasi automatic tong sasakyan natin eh. Okay? And pwede na natin siyang ilipat. From reverse, neutral, drive, and third, second. Okay? Oh. So, pag nirelease mo yung brake, hindi mo na naman magagalaw yan. Okay? So, una, apakan mo yung brake niya para, and then ilipat mo siya sa drive or sa atras, sa D, kung papatrasin mo yung makina. And pag, let's say, nasa drive ka na and nirelease mo na yung preno, hindi pa rin yan aandar. Bakit? Kasi nakataas pa yon, nakaangat pa yung handbrake natin. So ito yung pinakang emergency ano talaga natin, emergency function natin, itong handbrake. Okay? So kahit nasa drive yan, kahit saang gear yan, basta iangat mo lang tong handbrake, hindi yan naaandar. So basta kahit saang gear yan nakalagay, drive, second gear, basta nakaangat tong ano na to, handbrake, hindi yan naaandar for safety. Okay? Yan, apakan ulit natin yung brake and ibaba na natin yung handbrake natin. Yung full. Kasi kapag hindi yan naka-full down, tutunog yung sasakyan natin. Magtititit yan, ganyan. Kasi ma-identify niya as naka-park pa rin siya kung hindi siya full down. So pag nawala na yung park or yung P sa dashboard nyo, ready to go na yan, na-under na yan. Hanggat may ping nakalagay dyan, a-under man yan, pero tutunog yung ano mo, yung early warning device mo. Okay? So i-down na natin, nasa park na yung nasa drive na yung ano natin, yung gear natin. Ayan. So, a-under na yan. Ayan. Kita nyo? So, a-under na yan hanggang dahan-dahan lang ng release ng brake. Ayan, dapat dahan-dahan lang para makontrol nyo yung paggalaw ng sasakyan nyo. Okay? So, hindi nyo basta pagka-release nyo, apak agad sa gas. Hindi ganon. Under naman yan, kahit hindi under yan ng mga 10 to 15 kilometers nang hindi mo inaapakan yung gas. So easy to drive talaga siya, guys. Okay?
So, and then pag umandar na siya, saka nyo apakan yung gas. So, depende sa speed na gusto nyo. And yun, ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Okay? So, pag i-reverse naman natin, ayan. Ganun din, hindi mo kailangan apakan yung gas. Kasi kusa siya nga andar. And yung back camera natin for safety purposes is ma-activate. So makikita natin yung view. Ganun din, dahan-dahan lang din ng ano, pag-release sa ano natin, sa brake nang hindi mo inaapakan yung gas. Okay? So pag mag-reverse kayo ng sasakyan, wag na wag kayong gagamit ng gas. Puro brake lang sa automatic. Okay, para control nyo yung andar ng ano nyo, nung sasakyan. So ganun lang kabilis, kadali. So ayun mga togs, sana nakatulong yung simpleng presentation natin kung paano magpaandar or magdrive nitong Toyota Wigo na automatic or any automatic na sasakyan. Kung sa tingin nyo nakatulong tong simpleng video natin na to, please like, share, comment and subscribe. Don't forget to hit yung notification bell para updated kayo sa mga upload videos ko. So yun lang guys, thank you. Power!